Hello mga ka-worship, it's Kuya Neil here, and as you can see, nandito na ako ngayon sa bahay namin sa Pilipinas after ng mga cancellation ng bakasyon due to pandemic, and it's really an answered prayer na makapiling ko muli ang aking family dito sa Pilipinas. And to those OFW na kagaya ko, dyan sa KSA, na iniisip ano na yung mga pagbabago sa airport, mga requirements na kailangan kong ipakita during the check-in hanggang sa pagdating sa Pilipinas. Well, i-share ko sa inyo yan pagkatapos ng maiksing intro. Ako si Kuya Neil, and gumagawa ko ng iba't ibang mga covers ng iba't ibang Christian songs. Nagpa-vlog din kagaya nito, nag-livestream ng worship and online Bible study. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng mga content, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and hit niyo yung notification bell and share niyo na rin yung mga videos para updated kayo sa mga bagong videos ko. Yes, ito na nga, pag-usapan na natin ngayon ang updated tips and requirements para sa lahat ng mga uuwi ngayon ng Pilipinas via Philippine Airlines. Tip number one, checkin nyo mabuti ang timbang ng inyong mga bagahe. Marami akong nakita sa airport na kung kailan nasa airport sila at saka nila binubuksan yung mga luggage nila, yung mga boxes nila, siguro dahil hindi nila alam ang allowed na timbang ng bagahe nila para sa Philippine Airline. Well, sa Philippine Airline, they allowed us to bring 46 kilogram of baggage divided by into 2, wherein ang maximum kilo per one baggage is 23 kilo. So, ibig sabihin, yung 46 kilo na dala-dala natin na bagahe, hahatiin natin yun sa dalawa. So, meron kang dalawang malaking maleta or dalawang box na ang maximum kilo ng per box is 23 kilo. So, hindi ko pwedeng ang isang box natin ay isa 35, isa 11, or isa 40, isa 6 kilo lang. So, hindi ko pwedeng gano'n. Kinakailangan ang maximum ng isang box is 23 kilos plus 23 kilos. Plus yung hand carry natin, we are allowed to bring hand carry na mayroong certain measurement yung bag natin or kung ano man yung dadala natin, maximum of 7 kilograms. Tip number 2, pumunta kayo sa airport at least 4 hours before ng inyong flight. Bakit? Dahil nga sa pagbabagong naganap dahil sa pandemya, no? Ayaw ng mga otoridad o ng mga security, ng mga airport security na magkumpul-kumpul ang pasahero doon sa loob ng check-in counters. So ang resulta nito, so may pila from doon sa check-in counters, sumaba ang pila hanggang doon sa labas ng entrance ng airport. Idagdag mo pa dyan yung pagbusisi o pag-check sa bawat requirements, sa bawat dokumento na dinagdag nila. Kaya nadagdagan ng additional minutes sa pag-check-in kasi may mga dokumento silang tinitingnan. At mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ba itong mga requirements na to na chine-check sa during the pag-check-in natin. Kaya nadadagdagan yung oras. So ayaw naman natin ma-stress tayo na darating tayo doon 2 hours or 1 hour before na kung saan ang kinakabahan ka na dahil baka maiwan ka ng flight mo. No? So kinakailangan pumunta ka doon. Dumating kayo dun sa airport at least 4 hours before. So para meron kayong sufficient time kung anong pa man yung mga naging aberya. Maaaring yung bagahe mo, hindi mo siya naitimbang. Hindi mo alam na mali pala yung pagkakapaking mo. Meron ka kailangan ayusin or may mga dokumento ka na nakalimutan mong i-print. So meron kang enough time para ayusin ang mga bagay na to. Nang sa gayon, hindi ka maiwan ng iyong flight pa uwi sa Pilipinas. Tip number 3. Ito ang personal kong advice ko na pag pupunta kayo ng airport, no, kumain na kayo. Bakit ko nasabing kumain na kayo? Kasi nga, sa nasabi ko kanina, no, during the check-in, ang haba ng pila.
and sasabihin ko sa inyo na yung pila, based on my experience, nung huling umuwi ako, no, inabot ako ng mahigit 2 hours sa pila. 1 hour ang mahigit ako dun sa labas, then around 30 minutes ako dun sa loob, pagkapasok ko dun sa entrance ng airport papuntang check-in. Plus, pagkatapos mo ng check-in, lalakad ka papunta dun sa gate na kung saan maghihintay ka na naman para sa iyong flight. So isipin mo na, sinabi ko kanina na kailangan na sa airport ka na ng 4 hours before, no? Plus, maghihintay ka pa kung sakasakaling madelay. Kasi madalas mangyari ngayon na nadedelay yung mga flight dahil sa mga iba't ibang mga sitwasyon, no? So ilang oras ka ngayong naghihintay doon na magugutom. And kung in-expect mo na pagkain is, sabihin mo nakakain naman ako during onboard sa flight, no? Hindi naman agad-agad yun na pagkalipad ng airplane is pakakainin kayo, no? So lilipas pa yung mga isang oras or mahigit bago mag-start mag-distribute ng meal, no? Isang meal lang yun. At alam ko naman na karamihan sa atin ay aware na kung gano'n naman kalaki yung meal na yun, which is para sa akin, ako is akong heavy ako kumain, so para sa akin parang hindi siya nakakabusog, no? So kaya ang ginagawa ko bago pumunta ng airport, and I advise to you all na kumain muna kayo sa bahay bago kayo pumunta ng airport, para at least meron kayong may laman na yung chan ninyo, hindi na kayo malilipasan ng gutom. Well, may mga kainan naman dun sa loob ng airport pagka check-in nyo. Yun nga lang, kung marami kayong mga budget, pero kung pagkaya sa atin, tayo mga OFW na kung saan nagsasave tayo ng pera, pa kung saan yung pera ang dala-dala natin is may share na natin sa family natin, may enjoy natin pag uwi natin, is malalagasan pa tayo. And speaking of yung prices sa airport, alam naman natin na we are aware na yung mga price sa airport is iba dun sa price sa labas. Kaya mas maganda na kumain na muna kayo sa bahay bago kayo pumunta ng airport. Nang sa gayon, hindi sumakit yung inyong mga yan. Alright, yan yung ating mga tips papuntang airport, pauwi ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman natin ano-ano yung mga requirements o mga dokumentong hinahanap during our check-in sa airport. Unang-una, hinahanap nila is, of course, yung ating passport. Make sure na yung ating passport ay still valid at least 6 months before our expiration. So I recommend everyone na sa pag-file pa lang ng ating request for vacation sa ating kanya-kanya mga kumpanya, isabay na rin natin i-check ng ating mga passport. Tingnan natin kung doon sa petsang napili natin pag-vacation is pasok pa ba within the 6 months yung ating mga passport. Kasi marami pa rin ako nakikita o naririnig ng mga balita na may mga kabayan tayo na pupunta na pagdating sa airport sa check-in, hindi nila na-check na yung kanilang mga passport pala ay 2 months na lang or 3 months na lang, which is hindi na sila pasasakayin, no? So mas maganda para to avoid this kind of hassle, no? Hindi kayo pasakayin, makapupornado yung bakasyon nyo. Sa pag-file pa lang, tingnan nyo na. Makikita naman dun sa front page ng inyong mga passport kung ilang months pa or kung kailan pa may expire yung inyong mga passport. Pangalawang requirements, dapat dala-dala natin ang ating electronic ticket. So alam kong alam na natin lahat ito, but meron pa rin tayong mga kababayan na hindi nila na-check ang kanilang electronic ticket, especially yung mga may mga connecting flight like coming from Jeddah or Dammam na magko-connecting flight sila dito sa Riyadh. Hindi nila na-check yung kanilang electronic ticket siguro dahil sa sobrang excitement nila, no? Nakita nila na yung hindi nila nakita na yung ticket nila is hanggang Riyadh lang. So kinakailangan yung electronic ticket natin, basahin natin mabuti yung point of origin, kung saan ka nang galing, and yung final destination, which is dapat Manila, Philippines. Kasi kung walang nakalagay doon yung final destination is Manila, Philippines, matutulad ka sa ibang mga kabayan natin na pagdating ng Riyadh, the connecting flight, ang akala nila is yung pa rin yung electronic ticket nila papuntang Pilipinas, yung pala is naloko sila ng kanilang mga amo, diba? So kinakailangan pagbigay sa atin ng ticket, basahin natin mabuti para at least alam na natin kung tayo yung naloko ng amo natin, so maayos agad. Or baka yung amo nyo yung naloko ng ticketing office, so hindi natin alam. So at least doon pa lang maayos na natin. So hindi na yung
kung kailan yung araw na excited ka nang pauwi, malalaman mong hindi ka pa pala makauwi dahil kulang pala yung dokumento mo, hindi kumpleto yung ticket mo. Pangatlong requirement natin, kinakailangan dadala mo yung kopya mo ng visa mo. Exit visa para doon sa mga mag-exit na ng KSA at exit-reentry visa naman para doon sa mga nagbabakasyon lang at nagbabalak pang bumalik dito sa Saudi Arabia. So bakit kinakailangan to? Yung exit visa natin or yung exit-reentry visa natin kailangan to. Kahit na may ticket ka or ano or kung ano pa mang dokumento, kung wala kang visa, hindi ka rin palalabasin ng airport. Kasi yung visa natin, like yung exit visa natin, ito yung magpapatunay na wala na tayong pananagutan or anything na liable tayo dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayon, yung exit-reentry naman, is ito naman yung katibayan na within that given days, as like, katulad mo sa akin, 60 days, is babalik tayo dito sa Saudi Arabia. Kaya importante na huwag natin makakalimutan, no, na dala-dala natin, nakaprint sa papel yung ating visa. Ang apat na requirements na dinagdag nilang dokumento na kinakailangan dala-dala natin ay ang katibayan ng ating negative RT-PCR test, which is taken, take note, 48 hours before our departure. So, yan yung bagong update ngayon kasi dati, kinakailangan yung resulta ng RT-PCR mo ay kinakailangan within 72 hours. Ngayon, in-update nila, kinakailangan ay 48 hours. So, kailangan planuhin mong mabuti yung pagkuha mo ng RT-PCR test. Kinakailangan negatibo yung lalabas doon sa certificate. No, i-print mo yon. Kinakailangan nakikita doon yung QR code, yung pangalan ng hospital, kung accredited ba sila. So, yun yun. So, hindi pwedeng kung saan-saan lang din tayo magpapa RT-PCR test, no? Kinakailangan na yung accredited na kasi chine-check nila sa airport yung QR code, yon. And of course, ayaw nating ma-hassle tayo, no? Kasi yung pagkuha natin ng RT-PCR test, iba-iba yung mga presyo. Merong kagaya sa akin, ang kinuha ko is within 32 hours. So, iba-iba yung mga presyo noon. So, kayo nang bahalang pumili. Basta, pag before nung flight mo, valid siya within 48 hours. So, meron tayong RT-PCR na sa kagayang sinabi ko sa akin is 32 hours. Iba mo kami resulta within 24 hours, merong 16 hours, merong 8 hours, merong 6 hours. Kaya lang, syempre, mas rush, mas mahal yung bayad. Ang lima at ang huling requirements na hinahanap sa atin during check-in natin sa airport ay ang ating health declaration through One Health Pass. So, kinakailangan mag-fill out tayo doon. So, ibibigay ko yung link doon sa ating description and ipipin ko doon sa ating comment section dyan. Check nyo na lang. And kinakailangan pilapan yung mga dapat pilapan doon and magkaroon kayo ng QR code ng inyong health declaration through One Health Pass. So, maaring i-screenshot nyo to at pwede nyo rin itong i-print to PDF form. So, mas advisable kung ipiprint nyo siya sa papel kasi may mga instances sa airport like nung last na umuwi ako, merong iba kasi yung mga personnel dun sa check-in, siguro yung iba hindi nila alam na pwede naman yung screenshot. But yung iba, naghahanap pa rin ng printout. So, to avoid yung mga ganong delay, so hindi naman natin kasalanan yung kasi kung mababasa natin dun sa link na ibibigay ko, pwede naman daw natin i-present yung screenshot. But some personnel don't know it kasi nga, hindi naman mga Pilipino yung nandun sa check-in counter. So, maaaring hindi sila na-briefing about doon na they could accept yung screenshot. So, para maabot yung hassle, so i-print yun na lang din sa papel para pag hinanap sa inyo, kailangan yung pag-print yun, hindi lang yung QR code, kailangan nandun din yung number tsaka yung pangalan nyo para kumpleto detalye. Kasi yung iba naman, pinrint nga nila,
kinrap nila, no, ang pinag lang nila mismo is yung QR code lang din, which is hinahanap naman ng sa check-in counter. Ganun din yun, hahanapin din sa atin yung pagdating sa Pilipinas. So kinakailangan mas maganda, mas advisable na i-print yun na sa inyong papel. At ang pang-anim at ang pinakahuling requirements na ipapakita natin sa airport ay ang ating proof of vaccination. So makikita natin to, makukuha natin to sa Tawakal na app and sa Sehati. So makikita natin to pag binuksan natin yun, yung ating health passport, wherein we can download it and print in PDF file. So mapiprint natin siya sa papel, so mapapakita natin siya sa mga otoridad sa check-in airport hanggang sa Pilipinas, na kung saan pag nakita nila yon, hindi na tayo mag-undergo ng quarantine, kundi diretso na tayo sa bahay, home base na lang yung quarantine natin, hindi na tayo dadalhin, hindi na tayo mag-i-stay sa mga quarantine facility sa mga iba't ibang mga hotel. So napakalaking development to at advantage para sa atin, especially sa akin na nakatulad ko na nagbabakasyon sa Pilipinas, na hindi na mababawasan yung mga araw na stay natin sa Pilipinas. Now we know that talagang miss na natin yung family natin, and every hour and every day is napakahalaga na ayaw nating masayang. So sa haba yung bakasyon natin, hindi tayo mababawasan dahil sa quarantine, mas mahabang panahon natin makakasama ang ating mga pamilya at mga anak. Dahil, yun nga, diretso na tayo sa bahay at doon na tayo mananatili for 7 days home quarantine, at hindi na tayo isa-separate sa mga hotel na kung saan pagkatapos natin mag-stay sa hotel, maghihintay pa tayo ng negative swab result kasi isa-swab nila tayo after 5 days. So, huwag na huwag nyo kalilimutan itong ating proof of vaccination. Alright, yan yung ating mga updated tips and requirements para sa lahat ng mga uuwi at magbabakasyon sa Pilipinas ngayon. And I hope na nakatulong ito sa inyo. And I pray para sa lahat ng mga magbabakasyon that it will become a joyful and memorable vacation together with your family, kagaya ko. And sa lahat ng mga nag-exit na sa KSA, amen. I pray and I speak blessing para sa bagong chapter ng inyong buhay. So muli po, ito si Kuya Neil at nagsasabing, tara! It's worship time now.